Good evening, good evening, good evening. Happy Wednesday. Happy midweek service. And welcome, welcome to the Los Angeles LA First Church of the Nazarene, the Filipino congregation. Magandang, magandang gabi po. And we will be continuing our walk through the Bible series. And this is a 52 weeks journey of a lifetime. I hope that you're enjoying it. And this is to ensure everyone reads the entire Bible in a year. Our goal is to encourage everyone, especially yung aming mga parishioners, to read the Bible dahil ito ang makakatulong sa ating paglago, sa ating buhay spiritual. We started, siyempre, sa Old Testament and then eventually hanggang sa New Testament. Sa Old Testament particularly, we started sa Pentateuch. Yung first five books were done with Genesis, Exodus, and we will talk about Leviticus for tonight. And of course, there will be Numbers and Deuteronomy sa mga following Wednesdays. Napag-aralan din natin, we have learned that si Moses ang author ng Pentateuch. So, game ka na ba? Leviticus. The book of Leviticus, an offering to the Lord. Are you familiar with, syempre, Levi's? Di ba? Levi's, jeans. No? Syempre, ang gumawa niyan, si Levi Strauss. No? So, yung word na Levi, yung pangalan niya, syempre, nag-originate yan doon sa isa sa mga anak ni Israel. Our lesson 4, ito yung fourth week natin. We started yung doon sa walk through the Bible. Kumbaga, in-explain natin yung entire Bible no in like 30 minutes. Yun yung lesson 1 natin from Genesis to Revelation. And then we talked about sa lesson 2 yung Genesis, last lesson 3 last week yung Exodus, and now lesson 4 na tayo, Leviticus. Obviously, Levites were Israel's priest from the tribe of Levi. Kaya nga, because this book deals with the duties of the Levites, no, ang tawag sa kanila Levites, it is called Leviticus, obviously pertaining to the Levites. Itong libro na itong Leviticus contains the divine instructions no, concerning yung worship, purification, no, the Day of Atonement, holiness, at saka redemption. Konting review lang, Genesis is a record of man's sin and condemnation. No, kumbaga doon na alaman natin yung pagkakasala nila Adam and Eve, yung original sin, and then eventually nag-snowball pa siya. And then yung condemnation doon sa sin na yon. Tapos doon sa Exodus naman, na pag-aralan natin na they were led out of Egypt na papuntang sa Mount Sinai. Sa Exodus, ibig sabihin nga yung going out no or exit. Sa Exodus na, natutunan natin yung growth of a Hebrew nation from the family of Jacob, who eventually naging Israel. So, naging 12 tribes of Israel. Doon sa, doon sa Leviticus, no, we find out dito na how a fallen man can have fellowship and communion with the Holy God. Ang maganda dito, kumbaga, parang ikaw at ako na fallen pero pwede pa rin makipag-fellowship at pwede pa rin makipag-communion sa isang napaka-banal na Diyos. Blood is an important word in this book. No? Ha? Dugo? Kumbaga, oo, yung dugo, yung Red Cross, parang ganong klaseng dugo. No? Kumbaga, it might be morbid to our modern minds no? Kasi dugo yan eh. Parang iyo, yak, parang ganon, di ba? Pero importante yung usapin ng dugo sa libro na to. Now, people today want religion that does not demand a sacrifice, no? Na napaka-imposible naman. Alam niyo, kapag may kasalanan, may kabayaran. At ang isang reliyon na puro happy thoughts lang or wala, cool-cool lang tayo or chill-chill lang, no? Wala namang masama doon, pero
alam nyo, minsan ang isang bagay para mas maintindihan natin at mas magbigyan natin ng pagpapahalaga, dapat, kumbaga, maintindihan natin anong ibig sabihin ng salitang sakripisyo na mismong ginawa ng Panginoon natin para sa atin. Ano? He sacrificed himself. Alam niyo, without Leviticus, itong libro na to, the final sacrifice Jesus made with His blood on the cross would be difficult for us to understand. Kaya importante na binabasa natin yung Old Testament kasi mas maiintindihan natin yung New Testament and how we apply sa buhay natin ngayon yung kung bakit natin tinanggap si Jesus, bakit importante yung blood niya, bakit importante na nag-sacrifice siya, no, para mas kumbaga ma-appreciate natin. No, we must be reminded na kumbaga without yung sacrificial shedding ng blood ni Jesus, imposible na mapatawad yung mga kasalanan ginawa natin. No? Kumbaga dito, once and for all, one time, big time, sinarado ni Lord yung ano eh, yung kasalanan. Eh. Kumbaga binayaran niya sa pamamagitan ng dugo niya. Siyempre, alam naman natin na ang dugo ang ibig sabihin buhay. Okay? So, ang intention ng dugo, medically or scientifically, it should stay inside your body. Pag yan lumabas, sigurado, tsugi tayo. So, ganun yun. Ano? Kumbaga, yung willingness to die for someone else na kumbaga, kamahal-mahal o hindi man kamahal-mahal, no, lovable or unlovable, eh, yung willingness ng Panginoon dahil mahal niya tayo, nandun eh. No? Pag something na dapat na pag-isipan natin mabuti, ba't niya nga ba ginawa to para sa atin? Anyway, ang keywords natin for this book, no, para kumbaga mas madali natin matandaan at ma-identify, this book, kumbaga yung Leviticus, kumbaga parang ang mga keywords dito ay yung fellowship, no, yung pakikipagniig, yung togetherness, yung pakikipag-commune, no, sa isa't isa at sa Panginoon, at syempre holiness, no, kumbaga dito in-establish kung ano yung holiness ng Panginoon at kailangan natin na kumbaga abutin, no, yung standard ng Panginoon, hindi yung gumawa tayo ng sariling standard. And somehow nga napaka-imposible nating abutin yung holiness standard niyon. Kaya nga, kumbaga, nandiyan ang Panginoong Jesucristo para mas maintindihan natin at mas ma-appreciate natin at mas magkaroon tayo ng encouragement na importante pala yung word na holiness. No, importante pala na irespeto yun. Importante pala na dapat maging objective natin sa buhay to live a holy life. Kasi dito pa lang yung background na ng history na nangyari sa kanila na sa bansang Israel. Doon sa Leviticus, makikita mo doon na talagang yung pagpapahalaga nila sa holiness. No? Kumbaga, dito kitang-kita na wow, ang linaw na si Lord holy. Okay? For He is holy, kaya dapat tayo rin na followers niya ay mabuhay ng banal. Alam niyo, this book is a manual for worship. Yeah, kasi dito nandito yung mga holidays, nandito yung mga, makikita niyo dito yung mga offerings, mga, during their time. So eventually, pag nabasa mo itong book na to, makikita mo agad yung connection niya sa madaming ginagawa natin sa mga panahon natin ngayon. Okay, tingnan natin yung brief outline of the book. Yung first part, it talks about the offerings, no, chapters 1 to 7. Yung second part, it talks about yung the priesthood, no, yung mga Levites, no, chapters 8 to 10. So, dalawang chapters yun. Sa part 3, yung the clean and the unclean. Ano yung pwedeng i-alay sa Panginoon? Ano yung malinis? Ano yung hindi malinis? No? Part 4, yung the atonement. Okay? Ano yung ibig sabihin? No? I-explain natin mamaya. And part 5, ito medyo interesting. Ano yung mga holidays? No? Saan natin ako yung happy holidays? No? Kumbaga, ano yung mga holidays ng
ng Israel, na the 12 tribes of Israel. So let's start with the offerings, no. Ano-ano ba yung mga offerings na ginagawa, no, during their times, no? So may limang klase ng offerings na ginagawa noon, yung the burnt offering, the meal offering, the peace offering, the sin offering, at saka the trespass offering. So isa-isahin natin siya para mas maintindihan natin anong klase yung mga offerings na to. Okay, again, we're starting off doon sa first part, offerings, and then the priesthood, and then the clean and the unclean, and then the atonement, and then the holidays. So let's start the offerings. So sa unang offering, no, kung natatandaan nyo yung pinag-aralan natin last week, na pagpasok mo nung tabernacle, no, doon sa courtyard, makikita mo agad yung yung laver, no, kung saan naghuhugas, naglilinis, no. Bagad doon galing yung word na lababo, no. Doon naglilinis yung mga priest nila, and then yung kasunod doon, makikita mo yung the altar of burnt offering. So doon nilalagay yung burnt offering, and then may altar of incense. Doon sa altar of burnt offering, doon mismo yung offering na to, yung burnt offering. So ano yung nangyari? Siyempre, from the word itself, sinusunog, burnt offering, no? This sacrifice required a male, no? Kailangan lalaki, na domesticated animal. Ano ibig sabihin? Pag sinabing domesticated, ibig sabihin, ito yung mga tipong pwedeng makasama mo sa bahay na pinapalaki mo, no? May value itong mga to. Kadalasan, binibenta, binibili, agaya ng sheep, goat, turtle, dove, or pigeons, no? So, yun yung mga domesticated animals. Pero kailangan, lalaki. Okay, wild animals would not be accepted, no? Probably, kasi baka they would not cost the worshipper anything. Okay, bakit importante yung cost? Okay, so para sa kanila, kapag may sacrifice, dapat it will cost them something. Naalala ko lang si David, sabi niya, kumbaga, no, ayaw niyang tanggapin yung tubig, no? Na, kasi noon si David, uho siya, sabi niya, para siya meron siyang wishy-wishy lang na sana gusto kong uminom doon sa balon, na kung saan balon ng kaaway. You know, yung tubig manggagaling doon sa well ng kaaway. So ginawa nung kanya mga mighty men of David, no, nag-sneak in, kumuha ng tubig niya sa, I'm sorry, sa balon ng kaaway, no? And then eventually, binigay nila kay David yun, no? Si David, ginawa niya, pinour out niya. Hindi niya ininom kasi sabi niya, ayaw niyang, kumbaga, yung tubig na yan, sakripisyo yun ng mga tao niya. And ayaw niyang, kumbaga, in-offer niya sa Lord. Kumbaga, pinapakita doon na may cost yun, may halaga. So dito, kaya ang ginagamit nila, yung mga domesticated animals, kasi ito, may mga value to eh. Unlike ng mga wild animals, walang value yun. Okay? So, yung entire animal mismo will be sacrificed, no? Kagaya ng ganitong itsura. Tingnan natin. Ayan. So, yung buong animal yan. Yan yung burnt offering. So, naalala ko lang, sa panahon natin, na kasi pinag-usapan natin itong burnt offering, di ba? Sinusunog yung animal para mawala yung kasalanan natin. Naalala ko na yung sinabi ni Paul, no? Na sana matuto tayo sa Romans 12:1, na we should present our bodies as a living and holy sacrifice na acceptable sa Panginoon, no? Acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangan magsunog ng katawan ng hayop, pero how do we present our bodies as a living and holy sacrifice, no? Ito yung tinatawag tayo ng Panginoon sa sexual purity. Ito yung tinatawag tayo ng Panginoon sa na hindi natin ginagamit yung ina-abuse yung katawan natin, no? Sa paglalagay ng mga bagay na nakakasama sa katawan natin, no? Kahit ano pa man yan, kahit drugs pa man yan, or alak, or sigarilyo, or anything, or even yung pagkain na sobra-sobra. Ouch. Na kumbaga,
na hindi makakatulong sa katawan natin. Ano, hindi pag-exercise or kumbaga gawin natin yung katawan natin na para kaanya-anyaya, no? Kumbaga a living and holy sacrifice, no? Kasi bigay niya sa atin yan. Tandaan niyo, templo niya ang katawan natin. Kasi ito yung spiritual service of worship natin. So, na hindi na natin kailangan ng burnt offering. So, yun lang. Naalala ko lang. Next offering na ginagawa nila, binibigay nila, yung meal offering. So, medyo kakaiba to. Bakit? Kasi the word meat, no, really should be translated as meal, hindi na meat. Kasi dito, no blood was involved in this offering. Yan. So, dun para dun sa mga member ng yung mga groups na kumbaga laging nag-defend ng mga animals, which is good naman, no? Pero kumbaga lagi ko lang kasi napapansin na parang eel or eerie or something na kumbaga pagdating sa mga animals, no? Kumbaga ayaw nila nakikitang pinapatay or whatever, no? During those times sa Leviticus, eh, talagang maagos yung dugo. Okay? So, hindi naman tayo naging morbid. Pero yun yung katotohanan, ano? Pero maganda naman dito sa meal offering na to. And no blood was involved in this offering. So, ito, medyo hindi to rated PG para dun sa mga ganong klaseng tao na sobrang mapagmahal sa animals. Okay? Now, it could be a fine meal or flour na prepared in one of three ways. Okay? Pwede nilagay sa oven, sa flat pan or parang panini, kumbaga, or in a frying pan. Okay? So, a fine meal or flour. Okay? So, parang tinapay. Sabi sa Leviticus 2:11, every grain offering you bring to the Lord must be made without yeast, no? For you are not to burn any yeast or honey in a food offering presented to the Lord. May nabasa lang ako before, no, na bakit hindi kumakain ng bakit di naglalagay ng yeast, no? Mga unleavened bread ang kinakain nila ang mga Israelites. Kasi daw, nagsisignify daw yun. Kasi yung yeast, diba, umaalsa yung bread. Ang kinakain nilang bread, hindi umaalsa. Nagsisignify daw yung pride against God ng Israel. So, hindi sila kumakain ng yeast. No? Anyway, I don't know. I don't know if it is true. Kumbaga, nabasa ko lang naman before. So, ano yung pangatlong offering? Okay, yung peace offering. Yan. Ito, medyo kakaiba rin. Bakit? No, same lang siya doon sa burnt offering, kagaya nung nauna. But dito, instead na totally burning, no, yung animal by fire, dito, taba lang. No? Only the fat was burned. No? Tapos, the rest was eaten by the priest and worshippers. So, okay. So, dadala ka ng animals, pero ang sinusunog lang yung taba. Okay? Naisip ko, no, ba't kaya taba lang? No, siguro, parang yung sabi ng Lord, masama sa atin yung fats or di ba? Yung nasunugin niya, yung offer niya sa akin, and then kainin niya yung ibang part. Pero, naalala ko tuloy si Hopney and Pineas. No? Itong dalawang magkapatid na to, medyo koloko ito eh. Bakit? Kasi, meron silang gimmick, no? Meron silang masamang ginagawa. Okay? So, una yung immorality, no, kasi yung mga worshipers doon sa mga priesto, ah, mga priest, kumbaga mga pastors, mga church leaders, parang ganun, mga Levites, no, anak ni Eli, ang ginagawa nito mga to nire-rape nila yung mga worshipers or somehow na-involve sila sa sexual immorality, plus imbis na i-offer yung fat offering, okay, yung peace offering ng mga tao na dapat sinusunog yung fat, sila yung kumakain ng fat. Okay, so kakaiba, imbis na para sa Lord, sila yung kumakain. So nasabi nga doon sa 1 Samuel 4:17-18, their misdeeds provoked the wrath of Yahweh and led to a divine curse, being put on the house of Eli
and they subsequently both died on the same day. Natapos na defeat pa yung Israel ng mga Philistines, no? So dahil sa mga kasalanan ng magkapatid na to, pati nga yung tatay nila namatay din, no? Si Eli, no? Bumagsak, sabi, sobrang katabaan, makakain din ng fats. Nabali ata yung leg. Anyway, basahin nyo na lang kung ano nangyari para mas ma-interest kayo. Okay, this offering, itong peace offering, implies fellowship with God. No, bakit? Now, because the worshipers were permitted, kakaiba to, no, to eat the flesh of the animal that was sacrificed. Hindi yung fat, okay? Yung fat yun yung sinusunog. Yung dalawa, yung si Hophni and Phinehas, yun yung kinain. So yun, pahamak tuloy sila. Ano naman yung sin offering? So pang-apat, sin offering. There are three types of sins na pag nagawa mo, dapat mag-sin offering ka. Una, no, refusing to disclose information or facts as a witness to a crime. Okay, so hindi ka nag-witness. So nag-sin ka noon. Coming in contact with an unclean animal, no? So yun, nag-sin ka noon kapag in contact ka sa unclean animal. Or number three, making an evil promise. Okay, so nag-promise ka na masama or promising to do something good and failing to do it. So doon, nag-sin ka rin noon. So this passage also shows us the Lord's concern for the poor. Maganda dito sa sin offering, no? Dito pinakita ng Diyos yung tinitingnan niya kasi yung puso natin as we offer something sa Kanya. Sa panahon natin, we offer ourselves, our bodies as a living and holy sacrifice to Him. Dito tinitingnan niya yung puso, hindi yung dala-dala mo, hindi yung tights mo, hindi kung magkano to, hindi yung ano yung suot mo, hindi yung ano yung kakayahan mo. Okay? Puso yung tinitingnan ng Diyos. Now, if a man could not bring a lamb, no, kasi medyo mahal yung lamb, no, siguro probably those times, no, he could bring 2 turtle doves or young pigeons, no? So wala kang lamb, mahirap ka, walang problema. 2 turtle doves, sandalin mo. Wala kang turtle doves, wala kang lamb, mahirap ka. Edi 2 young pigeons, andalin mo. Ayan yung difference ng turtle doves at saka pigeons. Okay. If this was more than he had, okay, he could bring the equivalent of 7 pints of fine floor. So, kumbaga, pwede pa rin tumawad, no? Wala kang lamb, wala kang pigeons, wala kang turtle doves. Okay. 7 pints of fine floor. Kasi nga, ang Diyos nakatingin sa puso. Okay? Hindi porke mahirap ka, hindi ka pwedeng mag-sacrifice, hindi ka pwedeng mag-offering. Okay? Ganun din sa atin lahat ngayon. Mayaman, mahirap, pwede mong i-offer, no, ang katawan mo bilang a living and holy sacrifice for God. Okay, number 5, yung panglimang offering na binibigay nila, the trespass offering. Ano naman to? This offering is closely related to the sin offering. No? Parang parehas lang siya. Here, the worshiper had to make restitution to those he had wronged. Okay, so meron kang nagawang kasalanan sa isang tao, ito yung offering na para sa iyo, no? Yung trespass offering. Kumbaga, from the word, kung sikat ngayon, yung trespassing, no? Kumbaga, pumasok ka doon sa bahay ng may bahay or something na gano'n. Parang gano'n, naka-offend ka ng kapwa mo. Parang gano'n. Okay. Review lang natin. Okay? So, in brief outline of Leviticus, una, yung first part, yung mga offerings, yung pinag-usapan natin. And then yung priesthood, the clean and the unclean, and then the atonement, and then the holidays. Let's go to part 2, yung priesthood. Okay, okay, yung offerings muna. Review lang natin. The burnt, the meal, the peace, the sin, and the trespass offering. Okay, let's go to the priesthood. Ano yung part 2? Makikita naman natin to sa Leviticus chapters 8 to 10. So, ano ba itong mga Levites na to? Ito yung galing sa lahi ng Levites. Tandaan natin 12 tribes of Israel.
yung tribe ni Levi, yun yung mga naging Levites or yung mga priests. Okay? Kaya wala silang land. Hindi sila naghahanap buhay in a sense kagaya ng other 11 tribes kasi sinusupport sila ng 11 tribes. Okay, wala silang land. Parang kami mga pastor, kumbaga, ang aming trabaho is to lead the church, no? At ang trabaho ng board ng church is to make sure that the pastor is capable of feeding his family. So parang ganun. So di naman masama na magkaroon ng tinatawag na bivocational. Madaming pastor ang bivocationals. Pero kumbaga, ang focus mainly dapat ng isang ligod ng Diyos ay yung paglago ng buhay spiritual ng kanyang nasasakupan. Okay, let's start. Now, these chapters are follow-up to the instructions in Exodus 29. Ano ba yung instructions na yan? Naalala ko na sabi doon, the people assembled in the tabernacle, Aaron and his sons were washed, robed, and anointed with oil. And then they offered the sacrifices. So ano ibig sabihin nito? Doon nag-start na yung kumbaga Levitical duties, no, yung priestly duties nila Aaron at saka ng kanyang mga anak at saka ng tribe ng Levi. Na kumbaga dito sa part na to, sa mga chapters na to, inano lang, kumbaga hinighlight lang na anong importance ng mga Levites or ng mga priests. Sa Leviticus 10:11, sabi doon, no, ito yung kanilang purpose. Eh, no? So, you can teach the Israelites all the decrees the Lord has given them through Moses. Okay, so yun. Yun yung kanilang purpose of existence. So, ganun din kami. Kami mga pare, kami mga pastor, o tinatawag na clergy, no, ang goal namin is to teach, no, our people, yung mga umati ng simbahan, yung mga parishioners, yung tinatawag na flock or church members, no, ng mga decrees ng Panginoon, ng kumbaga, both Old and New Testament. Okay, part 3 na makikita natin sa Book of Leviticus, yung the clean and the unclean. Makikita natin to sa chapters 11 to 15. Ano naman to? Siyempre, malinis at madumi. Ano ibig sabihin? These chapters deal with clean and unclean animals and laws of purification. No? No. That which was unclean was not permitted to come before God. So, dapat sineseparate yung mga unclean animals. No? So, ito. Yan. Ako, eh, parang madami dito kinakain. Kinakain ng Pinoy. Yan. Yung palakang bukid. Diba? Ano yan? Tagak ba yan? No? Buhaya, eagle, worm, horse. Ako, tapang kabayo. Kinakain yan. Diba? Snake, crab fish. Ako, boiling crab. Ako, uso pa naman ngayon sa Pilipinas yung lechong rabbit. Octopus, spider. I don't think kumakain na spider. Pero sa Thailand yata, kinakain to. Siyempre, yung pig, pork, sausage, ham, ribs, bacon. Ako, everyday. Nasa pagkainan yan. Yan yung mga unclean. Okay? So, may mga tinatawag na nung panahon na yon, merong clean and unclean. So, papansin natin yung mga clean. Yan yung mga pabo, sheep, baka, diba, yung buck, diba, yung fish, manok. Yung mga unclean naman, yung mga baboy, mga aso, pusa, rabbit, snakes, scorpion, etc. etc. So, dito, mapansin nyo, alam nyo, mapansin nyo dito, no? Alam nyo ba, hindi kumakain ng baboy ang mga Hudyo or Jewish or Israelites. Hindi rin kumakain ng baboy ang mga Muslims, no? So, kasi they find this unclean. Okay. Nalala ko lang yung nangyari doon kay Peter na pinakita ng Lord sa dream niya yung mga clean and unclean animals. No? So, dito, in-explain lamang na it's not what goes inside our tummy. No? Pag, the purification is, yung during their time, importante to. Pero sa New Testament, dito kitang-kita yung purification, kumbaga si Jesus Christ na. Okay?
So, I respect kung kumakain ka ng balot o hindi ka kumakain ng balot. I respect kung kumakain ka ng dinuguan o hindi ka kumakain ng dinuguan. No, kumbaga, dito, I hope na hindi naghihiwa-hiwalay ang mga Kristiyano, no, bagkus nagkakaroon ng respeto sa bawat pananaw ng bawat isa. Pero tandaan natin na ang purification ay si Jesus Christ. Okay, sabi sa Psalm 51:2, no? Wash away all my iniquity, no? Yan yung prayer sa Panginoon. And cleanse me from my sins. Ang tanong, how are we cleansed from our sins? Naalala ko lang sa New Testament, sa 1 John 1:9, sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ang ganda, no? So, kumbaga, siya mismo ang purifier, right? Amen. And part 4, no, ng libro na to, ang Leviticus, yung the Atonement, chapter 16, no? Ang ibig sabihin, the day of atonement. Yan ibig sabihin nun eh. Pinag-isa, no? The day of atonement was Israel's most important holy day. Okay, may pag-usapan natin yung mga holy days na yan. Pero ito yung most important holiday nila. Bakit? Inobserve lang to once a year, the day of atonement. Now, for on this day, God dealt with all sins that had not been covered during the year. So, one time, big time. So, yung chapters na to, chapter 16, yung chapter na to, no, specifically, it talked about the atonement. Okay? Iba pa yung holiday na the day of atonement mamaya na pag-usapan natin. Now, for a better understanding, no, we need to read the 10th chapter of Hebrews in the New Testament. So, ang goal natin sa ginagawa natin na to, every Wednesday is to give you a glimpse, at least a summary of the entire book, for us to be encouraged and motivated to read for ourselves. Okay, so hindi ko na pwede kasing isa-isahin word for word. No? Napakahirap na, napakatagal lang malamang tulugan niyo ako. Ang gusto ko lang, ibigyan kayo ng excitement. I-perk up kayo na, nako, worth na basahin itong libro na to at mga libro sa Bible. Kumbaga dito, fast track, ano yung makikita ko sa libro na to? Para ganun. So, for better understanding, tingnan nyo yung sa Hebrews 10 para maintindihan nyo yung Day of Atonement. The people stopped work. Ano nangyayari dito sa Day of Atonement? The people stopped work and with a deep sense of sin, sought God's forgiveness. So, hindi sila nagtatrabaho, Day of Atonement. Tapos, with deep sense of sin, no? Iisipin, aalalahanin, mag-repent, no? Sa kanilang mga kasalanan, babanggitin lahat sa Panginoon and they will seek God's forgiveness. Okay, on this day, the high priest alone went into the Holy of Holy. So yun, importante ito kasi yung mga high priest, no? Pupunta sila doon sa Holy of Holies. Okay? Taking off his priestly robes, no, he's dressed in plain linen and the garments, no, and in garment na dressed siya in plain linen and garment, he entered the Holy of Holies and sprinkled the mercy seat 7 times with the blood of a bullock, making atonement for himself and his family. So tatanggalin niya yung kanyang priestly robe. No, magsusuot siya ng plain white lang or plain linen and plain garment. No, hindi ko alam kung white nga ang kulay. Tapos, papasok siya doon sa Holy of Holies. Naalala niyo yun? Dalawang part yun eh. Isang holy place, saka yung Holy of Holies, yung may curtain. Yun yung napunit na namatay si Jesus, di ba? Tapos, mag-sprinkle siya doon sa mercy seat 7 times. Tapos, yun yung dugo ng bullock. Ano itsura ng bullock? Yan. Hindi si Sandra yan. Itsura ng bullock. Yung dugo niya, yun i-sprinkle sa mercy seat. Okay.
making atonement for himself and his family. Okay, so pag-sprinkle niya doon, para sa kanya yon at saka sa family niya. Alright? So, Holy of Holies. Okay? So, meron dito pumapasok na mamatay. Okay? Ano na, pag hindi tama ang puso. Okay, entering the Holy of Holies again, no? With the blood of a goat. No, he sprinkled the mercy seat, making atonement this time, hindi sa kanya or sa pamilya niya, but for the sins of the people or the entire Israel. And then, the scapegoat was sent out. Oh, okay. Kakaiba to, no? Dito pala galing yung word na scapegoat. Di ba? May kasabihan sa mundo, the secret to success is knowing who to blame. Di ba? Ito yung mga scapegoat. Oh, yan, gawin natin scapegoat. Parang ganun. So, biblical pala pinanggalingan. Ano? So, scapegoat. Merong scapegoat. Bakit? Anong ginagawa? Tingnan natin. Basahin natin. Leviticus 16:20-22, when Aaron has finished making atonement for the most holy place or holy of holies, the tent of meeting and the altar, he shall bring forward the live goat. Okay. He is to lay both hands on the head of the live goat and confess over it all the wickedness and rebellion of the Israelites. So, live goat, pagkatapos yung mag-sprinkle doon, hawakan niya yung live goat, no? Iko-confess niya yung mga wickedness and rebellion ng kanilang bansa. No? All their sins and put them on the goat's head. So, tinatransfer niya yung sin doon. No? It's a symbolic, kumbaga, sin. He shall send the goat away into the wilderness in the care of someone appointed for the task. So, papapakawalan sa ilang or sa wilderness yung kambing, the goat will carry on itself all their sins to a remote place and the man shall release it in the wilderness. Ayun. So, para yung sin nila mapunta sa wilderness. Kumbaga, yung goat yung magdadala ng sin. Kaya tawag nila ng scapegoat. No? So, parang ikaw, pag parang ngayon, no? Parang expression niya, pag nagkamali ka, naku, hanap ka ng scapegoat. Parang yung kukuha ng sins mo. Anong pagkakamali mo? Alright, part 5. Ano ang mingitan natin sa Book of Leviticus? Ito yun, yung holidays. No? As we end, chapter 17 to 27. Medyo mahaba yan. No, sabi nila, it is more fun in the Philippines. Bakit? Kasi madami holidays. Naman, dami yan kumpara sa holiday dito sa US, no, kakaunti lang. Pero mas konti yung holiday, yung Jewish holidays. No? Merong 9 Jewish holidays doon sa Leviticus na pwede natin matagpuan. Now, these holidays, no, and feasts, no, are full of spiritual food. So, they deserve careful study. So, pag binasa niya yan, eh, balik-balikan niya para mas maintindihan niya. Kasi madami kayong makuwang spiritual food dyan. Alright. Remember the Sabbath. The first holiday. Yes, holiday yan. No? Kasi ngayon, di ba? Ta-na-na-na-na-na-na for the holidays. Kumbaga, no? Ngayon, hindi na, wala na, parang bawal na itong batiyan ngayon na, ng Merry Christmas. Yung mga tao ngayon, para daw, inclusive para sa lahat, happy holidays. Nakakatawa. Saan galing yung holidays? Di ba? Holidays. H-O-L-I. That's days. Pero galing to sa holy. Na holy. Word na holy. Day. Banal na araw. So, it will still be pointed doon pabalik na sa Biblia. No? Parang sinasabi nila na si Jesus ay hindi naman nag-exist. Pero, yung timeline ng mundo, no, yung AD and BC, particular doon sa existence of Jesus. Anyway, so yung Sabbath, ito yung first holiday. So paano naging holiday? Linggo-linggo naman yan. Yes, because hindi siya holiday na walang pasok or hindi siya holiday na annual or whatever. Or it's a holy day, Sabbath, no, yung pinaka-seventh day. So you need to remember the Sabbath. Sabbath. Ibig sabihin, rest from labor, sa pagpapagal, sa pagtatrabaho, labor and
worship God. Hindi ka lang magre-rest, mag-worship ka rin sa Panginoon. People were to be taught God's law. So during this time on the Sabbath day, mamamahinga ka, yung katawan mo, mamamahinga ang isip, ang iyong puso, emotional, spiritual, mental, pagkatapos mag-worship ka sa Panginoon and tuturuan ka doon sa worship place nyo ng God's law. So ganun din ginagawa natin ngayon. Every Sunday, di ba? Kaya nga, after na 52 weeks na to, kung saan ginagawa natin online, ang plano ng simbahan namin ay magkaroon ng alternative midweek service on Wednesday for those nurses and doctors na nag-duty o yung mga caregivers or na hindi po pwedeng pumunta ng Sunday or kahit sino pa man, no? May option sila to have a parang Sabbath day nila on a Wednesday. No? At doon sila tuturuan ng salita ng Diyos. Okay, pangalawa. Ano naman yung second holiday? Passover. Nako, eh, sikat na sikat to. Alam naman natin to. Diniscuss na natin to sa Book of Exodus. Kung saan nag-passover yung death doon sa kanila sa Egypt. So, sineselebrate nila to to ano, ma-remind sila ng faithfulness ng Panginoon. Dahil during those times, hindi pinatay yung mga firstborn nila. So, yung pangatlo, yung first fruits, no? Ito yung holiday for the first fruits. Oh, talagang literal, prutas or ani. Wala pa naman na, kumbaga, parang check-in or whatever, or salary na, no, whatever. Talagang ani yung binibigay nila. Sabi nga doon sa Malakay, no? You bring the whole tithe into the storehouse. There may be food that in my house. Test me in this, says the Lord. No, kumbaga sabi niya, He will open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. No, di lang yun, rebuke niya yung mga devourer for your sakes. Okay, so first fruits. Dito, a handful of the harvests, first fruits was to be offered as a reminder that God was the faithful provider. Anong ibig sabihin nito? Dito, no, kumbaga, halimbawa, meron kang prutas na inani, yung best, ang ibig sabihin ng first fruits, yung best, yung pinakamagandang ubas, pinakamagandang mansanas, na para sa atin, sa sweldo natin, no, pag nag-list down ako ng mga babayaran ko for the month, lagi yan na sa top ng aking list, no, tithes and offering, okay? So, kumbaga, lagi yun ang inuuna ko. In fact, hindi na ako sumusulat ng check eh. No, naka-automated yung tithes and offering ko. Hindi ko na, kumbaga, auto-deduction na. No? Kumbaga, pinapasok ko doon sa tithe.ly or tithe.ly or tithely. No, kumbaga, it's a system na kumbaga diretso na pumapasok yung tithes doon. Para hindi mo na iniisip, automatic na dideduct na sa'yo. So yun yung first fruits ko kasi, kumbaga, ino-honor ko yung Lord doon sa kinita ko, binibigay ko kaagad na yung 10% or yun yung tithes, yung offering is more than 10%. Kumbaga, kung ano yung gusto mong ibigay or ano yung gusto mong itulong, kung kanino man tao, kanino man, kung ano proyekto ng simbahan o whatever. Kaya minsan, may mga proyekto yung simbahan na first fruits offering na tinatawag. So dito makikita niyo na nag-a-ask yung leadership ng church na to give our first fruits. Okay, this is, kumbaga, as you understand this, obey it. Kung di mo masyadong maintindihan, it's okay. The Lord is patient. He can always wait for you to understand it. And He will help you understand it for sure. And number four, no, pang-apat na holiday, Pentecost. Ano naman ginagawa dito sa Pentecost? Okay. Ang Pentecost, sineselebrate to 50 days after na ng beginning ng Passover. Na namatay si Jesus, yung Holy Week na yon, eh, ano yun eh, season yun ng Pentecost. Season yun ng Passover. Okay? So nagsiselebrate sila ng Passover. Pero, 50 days after, nangyari naman yung Pentecostal scenario, yung the day of Pentecost. Makikita niyo sa Book of Acts. Kaya tawag din Pentecost. Sa mga churches naman, iba, tinatawag silang Pentecostal church, no? Probably because
that akabaga it implies sa leading ng Holy Spirit, or probably because they speak in tongues like na nangyari doon sa Day of Pentecost. No? Anyway, dito nangyari, 50 days after the beginning of Passover, a harvest celebration giving thanks to God. So to holiday na naman sa kanila to. No? So nagsiselebrate sila para magpasalamat sa Diyos kasi nga everything comes from the Lord. No? Provision siya lahat yan. So ano naman yung holiday of trumpets? Okay, dito sa Leviticus 23:23-25, the festival of trumpets. Okay, dito pinaliwanag. No? Sabi dito, the Lord said to Moses, say to the Israelites, on the first day of the seventh month, you are to have a day of Sabbath rest. Okay, pinag-aralan ni kanina. A sacred assembly commemorated with trumpet blasts. Do no regular work, but present a food offering to the Lord. Ayun. So, nagbablast sila ng trumpet. So, dito, mas kaya importante binabasa natin itong libro ito kasi may connection na naman to sa Revelation. No? Kasi at the trump, sabi doon, no? sa prophecy, sa sound ng trumpet, okay? Kumbaga, nandun na yung second coming. Okay, Day of Atonement. Pinag-aralan natin kanina, ano yung Day of Atonement? Ito naman, mismo yung holiday ng atonement. Ito, sabi sa 26, no? The Lord said to Moses, the tenth day of this seventh month is the Day of Atonement. Holy, a sacred assembly, and deny yourselves, and present a food offering to the Lord. Do not do any work on that day, because it is the Day of Atonement. When atonement is made for you before the Lord your God, those who do not deny themselves on the day must be cut off from their people. I will destroy from among their people anyone who does any work on that day. You shall do no work at all. Paulit-ulit, ano? Huwag kayong magtrabaho. Ang sarap na mga nito eh. Hindi, biro mo, bawang hindi ka na pinagtatrabaho eh. Huwag ka nang makulit sana, di ba? It is to be a lasting ordinance for the generations to come wherever you live. It is a day of Sabbath rest for you, and you must deny yourselves from the evening of the ninth day of the month until the following evening you are to observe your Sabbath. Ito kasi yung once a year ang ginagawa pagkatapos at one nga, no? At one. Mga pinag-iisa, one time, big time, papatawarin yung kasalanan mo. Ito, pinakagusto ko yung tabernacles, na yung Feast of Tabernacles or yung holiday about tabernacles. Kasi remember, nagkaroon ng tabernacle, tumira sila sa wilderness, nag-create sila ng tabernacle. No? People live for 7 days, no? In houses made of branches to remind them of the wilderness tent dwelling days. Ayan. So, para maalala nila. So, gagawa sila. Parang magka-camping sila. Okay? I wonder kung ginagawa pa ito ng mga Israelites hanggang ngayon. Pero this is fun, di ba? Para nagka-camping kayo. Anyway, ano naman yung sabbatical years? Okay? Ito yung holidays on the seventh year. Kasi pansin niyo dito, Leviticus 25:1-7, the Lord said to Moses at Mount Sinai, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you, the land itself must observe a Sabbath to the Lord. For 6 years, sow your fields. For 6 years, prune your vineyards and gather their crops. But in the seventh year, the land is to have a year of Sabbath rest. A Sabbath to the Lord. Do not sow your fields or prune your vineyards. Do not reap what grows of itself or harvest the grapes of your untended vines. The land is to have a year of rest. Dito na napansin ko lang, may nabasa rin ako na sabi, no? I'm not sure, no? Tatanungin ko yung wife ko mamaya. On the seventh year daw ng lupa, sa farming, kapag hindi, pag pinagpahinga mo siya, mas maganda daw yung magiging tubo kasi nakapagpahinga. Di ba? Talagang simbolika, no? Seventh day, pahinga. Seventh year, pahinga. Di ba? Kaya kami, no? Nasa, kami, sa clergy, mga pastor, mga pare, whatever.
On our seventh year na pagmi-ministry, usually we go on sabbatical leave, no, where we don't work as pastors, but you know, be ordinary churchgoers and find rest in God. Yun, so yun. So ganun din sa mga companies, no, na tinatawag na sabbatical years. Alala ko nun sa McDonald's ata, nung manager ako nun sa Pilipinas, parang on our 10th year ba? I forgot. On our 10th year of service, yata parang may sabbatical leave ka ng 1 or 2 months. I don't know. Nalimutan ko na. Pero may ganun. May mga ganun sa mga companies minsan na binibigay sabbatical leave. Okay, number 9. Ito yung naman yung year of Jubilee. So, ito, holiday din to. No? Nag-occur naman to every 50th year. Okay? Ito maganda to kasi masaya. Kasi tuwing ika-50 taon, no, freedom granted to all Israelite slaves. Okay? So, kung ikaw ay slave, libre ka na. Wala ka ng, ano, wala ka ng amo. No, debts remitted. So wala na, wala ka ng utang. No, land rested a year. Ayan na naman, mag-rest na naman yung land for 1 year. Hindi na naman magtatanim. So dito, holiday to sa kanila. So naalala ko lang, parang pertaining sa Jubilee year, yung nagkaroon ng pagbibigay ng amnesty, no, sa ng government sa mga tao na walang legal papers, parang ganun, something ganun. So parang dito nila kinuha yung concept na yun. Anyway, again, brief outline as we end of the book of Leviticus. Number 1, we talked about the offerings, the priesthood, the clean and the unclean, and then the atonement, and then the holy days. Ang keywords natin pag pinag-usapan na the book of Leviticus, syempre, fellowship and holiness. Doon patungkol yung libro. Kumbaga, let us be reminded that blood is an important word in this book. And let us also be reminded that Jesus himself shed his blood in connection doon sa mga requirements doon sa book of Leviticus. Okay? Para sa akin, Jesus is worthy to be enthroned. Kasi noon, they need to create an altar, offerings, alam mo yun, ang dami nilang dapat matandaan, may mga particular pa dapat na animals and everything, blah, blah, blah. But ngayon, na-simplify eh. Naalala ko yung song na Jesus, we enthrone you, di ba? Sabi doon, Jesus, we enthrone you, we proclaim you are king, standing here in the midst of us, no? Si Jesus yun. We raise you up with our praise. Wherever you are, you can do that. Sabi sa chorus, as we worship, build your throne. As we worship, build your throne. Kumbaga, habang nag-worship kami, kumakanta kami, you can build your throne in our midst. Okay? Unlike before, nung tayo na Leviticus, you know, may tabernacle, may burnt offering, ano, madaming mga ina-observe, no? Sabi nga, Lord Jesus, nasa last part ng song, no? You come and you take your place. Napakaganda. And He did. Na kumbaga, sinimplify niya. Sinimplify ng Panginoon. Ang tinatawag na offering. He made himself as the offering for the cleansing of our sins. Thank you very much. Maraming salamat po. I hope na we learned something sa mga bagay na pinag-usapan natin ngayong gabi. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for you shed your blood for us, Lord Jesus. Thank you for your sacrifice. Thank you, Lord God, for the importance of your blood. Thank you, Lord God, for teaching us, reminding us that you are faithful, you are forgiving. Lord, we accept you as our Lord and Savior. We repent of our sins, Lord God. And we just want to be with you. Teach us, reveal yourself to us. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. We'll see you on Sunday. On Sunday, we'll talk about ano ba yung topic ko sa Sunday? Nalimutan ko. Anyway, nasa dulo ng dila ko eh, kung ano yung topic ng Sunday. Let me check. Okay, oh, I remember. Jesus, lover of my soul. So I'll see you Sunday. God bless you. Happy 36th anniversary. LA First Church of the Nazarene, the Filipino congregation. God bless you. Bye.